Nasa linya na po natin ang acting district commander ng NCRCL, si Coast Guard Rear Admiral Troy Cornelio. Magandang umaga po, sir. Hello, good morning. Good morning po, sir. Thank you for being with us on the show. Alam po naming busy kayo, no? Dahil nga po patuloy pa rin po itong mga search and rescue operation nyo sa iba't ibang mga lugar. May kaugnayan kay Egay at baka may kaugnayan pa rin po doon sa nangyari sa Binangonan, Rizal. Diretso na po tayo, sir, ano? Base po sa initial na investigasyon ninyo o nakalap ninyo pong impormasyon, ano pong nangyari noong July 28 sa Binangonan, Rizal? Well, the incident happened in July 27 at 1 o'clock. In the afternoon, yung umalis yung barko, ang clearance po nandideclare sa Coast Guard in Binangonan is just 22. And unfortunately, hindi po na board ang tao namin. Since day one, we already said na may lapses doon sa tao namin. And we do not deny that. And sa actual na bilang, 68 po ang bilang ng nasa bangka. As earlier reported, 70, pero inamend yung official list of survivors from 43 naging 41. So the total count is 68. So when they left the port of Pritil, after 10 minutes, nagkaroon sila ng encounter na UNOS or plain and simple storm surge. And nung tinamaan sila ng storm surge, ang sack out ng mga survivors, yung cutting ng starboard or right side, medyo nabale or nagkaroon ng konti problema, nagpanak yung mga tao. So yung mga tao ay lumipat from their original position, lumipat sila sa left side or port side na bangka, which eventually nag-capsize yung bangka. So ito na po nangyari, nagkaroon tayo ng itong tragedy na to. As of today, nadagdagan po ba yung bilang ng casualty diyan po sa nangyaring paglubog ng bangka na yan? Ah, hindi po. Nagkaroon po ng adjustment kasi may double entry. Originally 70, now it's just 68. So 68 ang final count, 27 casualties and 41 survivors. Yes, sir, nabanggit niyo po kanina no na since day one, ina-admit niyo po na may kakulangan din po doon sa inyong station commander on duty nung araw na yon. Nasaan na po ito ngayon, sir? Nandito na po siya sa aming district, under custody po namin, undergoing investigation with the intent of filing administrative charges. Base po sa report na nakalap namin noong mismong araw na nangyari po ito, meron po kamang reporter on the site. Ang sinasabi po, right after na mangyari po itong insidenteng ito, wala daw pong Coast Guard pa rin ang nag-check. Kumbaga parang normal pa rin daw po yung nangyayari doon na sitwasyon kung saan lumubog po itong bangkang ito. Any comments on that, sir? That is not true. After the incident, nandun po yung ating Coast Guard, nagbibilang meticulously and na-implement yung safety rules and regulations. Kasi po, ang violation po ng taon namin is failure to conduct pre-departure inspection. Kasama po dun sa conduct ng pre-departure inspection is to really had a head count of the actual number of passengers on board and wearing or holding the life jackets and checking the, you know, yung ship licenses. Sir, Admiral, ilan po ang Coast Guard personnel sa station na ito sa Pritil? Right. Ang assigned sa Coast Guard substation Binangonan is 6. Mm-hmm. Mm-hmm. And that time, ilan po naka-duty? Well, at that time on board the substation, the dalawa. Mm-hmm. So isa po, midnight duty. So natutulog, medyo nagpapahingan po siya. Mm-hmm. And actual duties yung isa po si Pio Second Rivera. Opo, opo. So naunawaan po naman po natin ano ho, then yung panig ng Coast Guard. Kasi nga kami po'y kumikilala sa inyo pong kagitingan sa pagsagip sa buhay sa panahon po ng kalamidad. Pero nakasalalay din po sa Coast Guard ang buhay po ng mga tao, particularly po sa ganitong mga sitwasyon nga na dapat po sila ang nagbabantay na masiguro na sumusunod sa panuntunan ang lahat po ng mga naglalayag. So dito po kaninyo sa inyong nirelieve ngayon sa Pritil station ninyo, ilan po talaga ang maaharap sa kasong administratibo? Alright, now we're, syempre,
yung assigned to sa substation under investigation po siya. Mm-hmm. Ang doon po kami naka-focus kayo kay P.O. Second Rivera kasi itong pangyayari ito, it can be prevented. Sa kung if ever kung nagawa niya yung pre-departure inspection, so siya talaga ang focus ng investigation po namin. Of course, we also relieved the station commander po dyan, ng station commander ng Rizal, si Lieutenant Ilumba. Mm-hmm. And we will also look into kung meron silang possible ano eh, lapses on his part. Okay, sige po. But right now, what I can say is, kayo po yung nakakonsentrate kay P.O. Second Rivera. Okay, sige po. So para lang ho, klaro ano ho, sa lahat ng inaabot ngayon ng ating pong programang ito sa buong Pilipinas para maintindihan ng mga mananakay, ship owners, boat owners at ng Coast Guard mismo, ano ba ang dapat na ginagawa nung nakaposting Coast Guard sa mga pantalan ano ho, na meron pong mga bangka o barkong naglalayag under their command? Yes, malinaw doon sa aming ano, sa policy po namin is to conduct pre-departure inspection bago umalis sa isang bangka or barko. Patuloy po nire-remind ng aming mga stations ang mga units to religiously conduct the PDI. Unfortunately, in this incident, hindi nga na po nagawa. And gusto po namin i-emphasize itong incident na po, this is not a sole responsibility of the Coast Guard. It is a shared responsibility. Di lang po kami ang lagi nasisisi. Yes, we do recognize na meron kaming lapses, but we like to ano eh, emphasize yung responsibility din po ng TIPMOPA. Kasi kung mapapansin nyo po, yung bangka na yan, wala silang fixed na schedule. Ang nag-organize o nag-papadispatch. Ako, kumbaga sa tricycle, ito yung pinakatoda nila eh. Mm. Nag-dispatch ito yung TIPMOPA mismo. Kasama doon yung pag-organize, o pag-angasiwa na pagsasakay ng mga passengers sa bangka. Mm. So, hindi lang pa kami dapat ang sisihin dito. Kaya, tomorrow siguro or within the week, we're also filing a case against the TIPMOPA. Kasi mukhang kami nadidinan dito. Mm-hmm. Pero in fact, it is just a responsibility. Sila din dapat managot. Opo. Anong klaseng kaso ang sasampahunin nyo doon sa kanilang... ito ho'y association ng mga ano doon, mga boat owners, ganun po? Kalim Island Motorboat and Patrons Association. Yes po. Okay. So, tagal po nila, hindi pa sila registered. Opo. So, mm-hmm. At saka, kung bibisita ka ba sa Pretil Port, it's really in a disarray. So, mm-hmm. wala silang, ano, yung pagbabayad po sa bangka, doon pa rin sa bangka ginagawa. Parang sasakay ka ng jeep doon sa binabayad. Opo. Okay. So, wala silang organized ano, na port authority ba. Opo. Naunawaan po nga natin, ano, magandang ito pagkakataon, Admiral, para mabigyan po naman ng hustisya at kabuluhan itong pagkamatay ng mga biktima sa trahedyang ito, na mailatag na yung tamang panuntunan dyan. Ano ho? Kaninyo, di ba? Para mas maganda ang supervision po ng Coast Guard. So, meantime, ano po, dahil trabaho din po ito ng LGU, most likely, ano ho, yung pag-organize dito. But, meantime, ang binabanggit yung sasampahan nyo ng kaso, yung pinaka-asosasyon nila, anong uri ng kaso yon at yung pong may-ari ng bangka at yung kanya pong kapitan at pahinante, meron din po itong kaso? Ang kaso isa sa papo namin sa may-ari ng bangka at saka members ng TIPMOPA, ang nakaprepare po sa amin yung syndicated staff kasi hindi sila po ano eh, hindi sila organized. So lumalabas parang sindikato po lumalabas eh. Sila po ang nagko-control kung sasakay ng mga pasahero sa bangka pag i-schedule. So sa tagal na po ng existence nila, hindi pa sila registrado. So doon po, kailangan po na ipaliwanag kung bakit nagkaganon. Pero sir, kung balikan ko lang sinasabi ho ninyo, no? Eh, kung gato kagulo, hindi organisado, walang sistema, eh kung may tao kayo doon, hindi ho ba't dapat noon pa yun na imungkahin ng tao ninyo para naiwasan itong ganito mga pangyayari? Well, we have records since 2021 mm-hmm. and 2022. Kami po ay laging sumusulat sa local authorities mm-hmm. na mag-comply yung mga motorboat association, yung mga mm-hmm. motorboat owners. Mm-hmm. Since 2022, wala talaga nag-comply dyan eh. Mm-hmm. That's our perennial problem. In fact, we have an incident last May na sa cordon na po nangyari, hindi mo po sa Pretil Port, na ito ay isang man overboard incident. Kumbaga, isang pasahero,
ay may alam yung call of nature, yung umihi sa gilid tapos naglaglag sa dagat. Gamit po isang passenger motor bangka na nag-operate, wala man lang lisensya, okay. Wala man boat captain license yung nagtitimon, at kinasuhan po namin, ito po yung nakulong. So, marami po kaming sulat na pwede may pakita na problema talaga to eh. Sige. In fact, itong problema na to, may sumulat po sa amin kung bakit tinaasin yung fare, bakit hinihigpitan. So, mapakita ba yung mindset po ng mga tao talagang mahirap talaga makontrol ba? Okay, sige po, sige. So, ngayon, moving forward nga ano po, ako lang natataka bakit may namatay po dito. Ang pinakahuli, tama ho ba ang bilang? 27, Admiral? 27 and 41 survivors. Opo, 27 yes, po ang patay dito. Opo. Bakit po syndicated staff ang inyong isasampa sa owner at doon po sa chopper, no? Sa kapitan? Bakit hindi po criminal case ng homicide through reckless imprudence o kapabayaan nila dito po sa kanilang pangangasiwa sa kanilang pong pamasadang bangka? Doon sa reckless imprudence is nakasuhunan po ng PNP, yung owner, yung operator, at saka yung tao namin. Okay. Sa side naman ng Coast Guard, kasi so since day one, nagkakanda kami ng parallel investigation with the PNP. End of the day, we compare notes. And then sinabi nila itong kanilang intention and we respect that. Opo. Just day one, wala kami mong tinatago eh. Mm-mm-mm. But on our part, Coast Guard naman, we would like to concentrate doon sa owner, tsaka doon sa team mo pa. Syndicate staff because wala silang association eh. Opo. At saka sila yung nagkocontrol kung sa pagsasakay ng mga pasahero. Okay, sige po. So doon pala may deceit of fraud na eh. Opo. Okay, sige. So, sir, ito pong MBI Express, ito ho ba ay compliant sa lahat ng government requirements para po makapaglayag? On that time, they are compliant dun sa kanilang, dun sa boat. Pero dun sa boat captain, wala pong lisensya, pati sa boat crew. Wow. That's telling, no? That's revealing. So... Sa puntong yan, ang laki ho talaga dito din ng responsibilidad ng tauhan ninyo, no? Kasi maliban doon sa issue ng actual checking, ano, kung tama ba yung kanyang capacity, nasa manifest ba, meron ba suot na life vest, eh nagmamaneho ang isang walang lisensyang chopper. Tama po 'yun. Kaya ang chinacharge po sa amin is failure to conduct pre-departure inspection. Pag nag-conduct siya pita, itong po lalabas lahat. Okay. Kung compliant ba po is or hindi. Opo. May insurance ho ba ito para sa kanyang mga pasahero, sir? Yes, may insurance siya. Ang problema lang, pag overloaded yung bangka or walang lisensya yung ano yung boat captain, void yung insurance. Mm-hmm. So, nako, ang mga biktima dito pala, walang mahahabol na insurance nga kasi hindi magbabayad yung insurance company. So, sa ngayon po, yung may-ari, nakakulong daw ho ang ano dito, yung kapitan? Yes, that is correct. Opo. Yung may-ari po, kumusta? Nasaan? We have no knowledge pero I assume na doon din sa area. Okay. Ilan ho ang kanyang bangka na ino-operate dyan sa Binango ng Talim area? Doon sa may-ari po? Isa yes. Isa lang po ang bangka na may-ari. Iisa lang? Ito lang po yung MBI Express na lumubog. Ito lang po yun sa kanya? That is correct. Yes, yes. Opo, opo. Okay, sige. So sa ngayon po, sir, ano po ang ginawa ng Coast Guard para masiguro po na lahat ngayon ng mga naglalayag dyan ay may kaukulang pong lisensya ang mga kapitan at lahat po ay in order? Yan nga po. Kung mapapasidyo sa mga previews sa news clippings and features kahapon, medyo naghigpit actually ng Coast Guard ngayon. Religiously, we conduct the pre-departure inspection. And since di pa namin, although hindi namin trabaho, inorganize na po namin yung port, sinegregate po namin passengers from the cargoes. Mm-hmm. Kasi, we like to emphasize, iba yung trips para sa cargoes at iba yung trips para sa passengers. Opo. Paano ho ngayon yan? Kasi hindi ho ba... sa aplikasyon nitong mga bangkang ito sa Marina, meron po namang gross weight dyan na pinag-uusapan, di po ba? Ano ho, Admiral, di ba?
Okay, that so correct, yes, yes. Okay, so meron kang gross weight and then meron kang gross weight capacity. Ano po, para doon sa iyong pasahero, kaya bilang mo kung ilan lang sila and then yung kanyang kargamento. Paano masisiguro ngayon diyan sa pantalan na yan na yung ikinakarga na pati daw mga motorsiklo kung minsan, kargamento, ay sakto po doon sa kapasidad ng barko kung wala kayong timbangan doon? Doon sa gilid po ng barko, may tinatawag na yung plimsoll mark. Ito pa isang marka sa waterline. Mm-hmm. Kung lumampas yung waterline sa mark, sa plimsoll mark na yon, ibig sabihin overloaded siya. At isa pa yung kung yung cutting medyo naka... Yung, alam mo na yung cutting medyo diretso na, medyo unat na. Mm-hmm. Yung certification din na overloaded na. Pero we just stick to the number of passengers sa capacity. And we like to emphasize the importance of segregating the passengers from the cargoes. But don't you think... Go ahead, sir. Go ahead. Sorry po. Go ahead, sir. Go ahead. Minsan, iniwasin din po namin ang pagkakarga ng mga dangerous cargo. Minsan yung mga diesel o gasolina ay isasabay dun sa mga pasahero. So, dapat separate ang trips po nila. Separate from the passengers. Okay. Pero, Admiral, hindi ba that's a crude way of measuring the weight capacity of the vessel? Kasi, di ba the right way is to use a weighing scale? Kasi kung pinag-uusapan natin yung bend ng katig, depende yan dun sa uri ng material na ginamit. O kaya po naman doon po sa kanyang waterline, kung maalon, di ho ba? So, hindi kaya ho, isa rin bagay yan na dapat ho ninyong isang guni sa LGU that they can provide. Kasi para ho mas maganda at maayos at talaga ang bagamat makapagbibigay ito ng delays doon sa kanilang biyahe, pero masiguro lang po na tama yung kapasidad ng bangka. Tama po yun. We will make the appropriate recommendations to the LGU at the Marina po. Okay, sige. So far ho naman, kamusta pong LGU sa ugnayan po sa Coast Guard dito po sa inyong mga panukalang ito? Para nga maayos na itong, sabi nyo, magulong sistema doon. Yan nga po. So far, ang LGU is very cooperative. In fact, magkakaroon kami ng meeting on this regard. And pag-usapan po namin, kasi may isang constituent po nila ang nagpapaschedule po ng hearing. So yet, dito po ilalagay po namin ang aming concern and lahat po ng mga recommendations po. Okay, sige po. So sir, magkano pamasahe po dito? At yung mga pamasahe ito ay may kaukulang pong ticket? Sir, may buwis yan, di ba? Meron kang dapat na bayaran po na fees doon sa iyong pamasahe. Paano ho bang sistema pinapatupad dito po, Admiral? Yung nga po, nabakit ko kanina, doon sa bangka po binabayad eh. Kaya wala talaga itong organized na ticketing system. Mm-hmm. Tsaka sistema doon sa loob ng port. Mm-hmm. Sa pamasahe, just 50 pesos. So napakababa. Kung titignan mo, how can you improve mga motorboat association if the paying capacity of the riding public is very, very limited? Uh-huh. So 50 pesos lang po ang pamasahe po dyan. O sa tawid mo, pero walang recording ito doon sa income ng boat kasi nga wala ni kayo ho mismo ba may kopya ho sa usapin po ng libro de benta nitong mga bangkang ito, paano ho yun? Kaya nga po wala po kasi yung association di po registrado eh. So wala kaming basis to monitor. What is your suggestion regarding that po, Admiral? Una po, dapat mag-register yung tip mo pa. They have to organize themselves. Kasi hindi naman po talaga ibabatan nyo sa amin or i-rely nyo sa Coast Guard lahat. Kasi iba naman, hindi naman talaga trabaho ng Coast Guard yan eh. Mm-hmm. Like I said a while ago, it's a shared responsibility. Not only the Coast Guard, but also the LGU and the members of the tip mo pa. They should organize on how to improve the Pretil Port. Okay. Kasi very critical po yan eh. Mm-hmm. Every day, nasa minimum of 50 trips going in around Laguna Lake. Opo, may pahabol pong tanong si Chacha, Admiral. Yes. Admiral, dahil po sa nangyaring ito, sa tingin niyo po ba kailangan ng basic training ulit nung mga tauhan ninyo para po hindi na maulit yung mga ganitong klase ng insidente? Kasi base po dun sa report na nakuha namin sa aming reporter, hindi po nag-check talaga yung on-duty dun sa mismong bangka. Parang ang nangyari, yun pong... assistant yata nung kapitan, pumunta lang doon sa opisina para magpapirma tapos nakapaglayag na po sila. Ay, hindi po. Kasi kailangan talaga dito po dapat talaga naka-duty siya. Kaya mananagot siya sa amin. And nasa checklist mo po yan. And naka-duty po yun, CPO, yung taong concerned.
ay matagal na po siya sa assign. Ano pangalan nun? Ano pangalan ng Admiral? P.O. Second Rivera, J. Rivera. P.O. Second J. Rivera. Opo. Yes, yes. Okay. Sige po. So we assume na since more than 3 to 4 years na po siya dyan assigned at saka yun naman talaga trabaho niya. So we assume talaga, alam niya na talagang trabaho dapat niya. Okay. Yung kala, medyo nagkaroon siya ng konting lapses at kaya nagkaroon ng ganitong klaseng incident. Magpapasintabi po ako, Admiral ha, pasintabi lang po. Meron bang pinag-uusapan ditong usapin ng lagayan o payola doon sa Coast Guard ng mga boat owners para ho walang istorbo sa kanilang biyahe, kumbaga? Oh, wala po, wala po. So far, yan po ay talaga maraming pinapagbabawal. Opo, opo. Pero wala ho kayong ganun pong narinig o usapin na kaya ho maluwag dahil nga sa may payola na ibinibigay ang boat owners sa Coast Guard? Well, there's a possibility pero kasama po yung sa investigation na pinakandak po namin. Okay. Based dun sa ano, kaya kami transparent. Mm-hmm. From day one, sabi ko sa PNP, parallel investigation po tayo. Mm-hmm. You conduct your investigation, you conduct ours. Opo. So opo. We have nothing to hide. Opo. So far, wala naman lumalabas sa ganong klaseng issue. Okay, sige po. If ever man, mm-hmm. we will take drastic actions against it. Okay, sige po. So sir, we are an archipelago and ang Coast Guard po, maliban sa West Philippine Sea, ito po ang responsibilidad. Ngayon po sa pangyayaring ito, ano na po ang magiging reforma sa lahat ng mga lugar na may Coast Guard station para masiguro po yung island-to-island voyage? Well, yung sa regulation po ng Coast Guard is really, ano naman eh, naka-establish na po dyan. It's just implementing it and it's following our rules and regulations. And we keep on reminding our stations and substations to conduct PDI. Kasi very fresh pa ngayon yung Princess Empress na nangyari. In fact, our commandant has issued a directive since May and April. And yung nga, this thing happened. Yes. Kaya medyo kailangan imbestigahan po namin itong tao po. Opo, pero Admiral, Doña Paspa po, issue na po yan eh. Yang issue po ng pagpayag ng Coast Guard nga na makapaglayag ang isang barkong overloaded, no? So paulit-ulit po lamang ito. And we hope and pray nga na ito po yung magsisilbi na pong leksyon sa ating lahat itong pangyayaring ito. Sa ano po ang inyong mensahe ngayon sa lahat po ng mga pamilyang nawalan po ng mahal sa buhay dito po sa pangyayaring ito, sir? Kaya nga po, kami humingi ng patawad sa mga family members ng mga victims at makakaso po kayo sa Philippine Coast Guard na we will make improvements dyan sa Portil Port and sa area po ng Binangonan. Admiral, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Ito po yung napaka-importante para po namin mapakinggan ang panig po ng ating Philippine Coast Guard. Salamat po, sir. Thank you very much po. Thank you. Si Coast Guard Rear Admiral Troy Cornelio ang Acting District Commander ng NCR Philippine Coast Guard. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.